Dapat tama sa isip at sa salita. Dapat tama, lalong-lalo na sa gawa. Sama-sama nating itama ang mali. Sing-init ng panahon ang naging birahan ng anim na kandidato sa pagka-vice-presidente sa kanilang una at huling televised debate kahapon. Tila napag-initan si Senador Bongbong Marcos ni Senator Alan Peter Cayetano at Representative Lenny Robredo sa mga isyu ng korupsyon at human rights abuse. Narito ang unang bahagi ng report ni Joseph Moro. Kulang na lamang ay ring at tila boxing match na ang nangyari sa palitan ng mga salita ng anim na kandidato sa pagka-vice-presidente. Si Senator Alan Peter Cayetano inatake si Senator Bongbong Marcos sa isyu ng korupsyon na sabihin ni Marcos na walang bahid ng korupsyon ang kanyang 27 taong panibian sa gobyerno. Pero nagulat po ako, mga kababayan. Sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila, 450 billion pesos. Unang-una, yung mga malalaking numero na nababanggit ng ating kasamahan dito ay wala naman pong pinanggalingan. Kaya nagtataka ako kung saan kinuha yung napakalaking numero na sinasabi na. At kung may ebidensya man kontra sa akin, alam natin gagamitin po ng pamahalang ito. Dahil, you must remember, I am a Marcos and the President is an Aquino. Hindi totoo walang basihan ang numero. $4 billion na po, 2 bilyong piso ang na-recover ng PCGG. Sa sal-in ni Senator Bongbong, 200 to 500 million pesos po. E never ka naman nagkatrabaho o hindi sa gobyerno. None of your wealth is gotten, sir? Of course not. Yung income ko ay nabibilang senador. Si Marcos pa rin ang pinutakti ng atake ng dumako sa isyu ng human rights. Si Congresswoman Lenny Robredo naman ang bumira sa kanya. I will apologize for any wrongdoing that I may have done, any mistake that will have caused anyone any pain or hardship. But I can only apologize for myself. Alam mo, Pia, yung apology, voluntarily given yon. Hindi natin yon pwedeng ipilit sa kanya. Pero sa akin, yung recognition ng maraming kamalian in the past, kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. At yon ay nakaw yon sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yon. Kailangan ibalik yon sa atin. Tugon ni Marcos, hindi na raw nakikialam ang pamilya Marcos dito at nasa pagitan na ito ng gobyerno at human rights victims. Sabi ni Robredo, aabot sa 5 hanggang 10 bilyong piso ang dapat ibalik na ayaw raw ibalik ng pamilya Marcos. Para sa unang balita, Joseph Morong, GMA News.